Mga ka-farmers, isang araw at gabi lang ng malakas na ulan at may kasamang hangin. Pagising mo, ayon bagsak na lahat ng palay mo. Yung inalagaan mo ng ilang buwan, araw-araw mong tiningnan, inabunuhan, tinutukan mo araw-araw. Ngayon ay nakahandusoy na sa putik. Ang sakit, di ba? Yung tanim na inaasahan mong pambayad sa utang, pambili ng abono at mga insecticide upang paaral ng mga anak mo, biglang nagmistulang wala na. At minsan, habang nakatayo ka sa gilid ng palayan, tinitingnan mo na lang, mapapaisip ka, may pag-asa pa ba to? Pwede pa bang makabawi? O tapos na talaga? Kung isa ka sa mga tinamaan ng bagyo o gusto mong maiwasan ang ganitong kalunos-lunos na tanawin sa susunod na cropping season, huwag kang aalis dahil ngayong araw tatalakayin natin mismo mula sa mga datos ng Erie at Philrice kung ano talaga ang nangyayari kapag tumumba ang palay, lalo na sa flowering, milking stage o malapit ng anihin, gaano kalaki ang lugi at papaano ka makakabawi ng ani at paano maiwasan ang ganitong pangyayari. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Nakaraang video ay pinag-usapan natin ang 10 pinakamalalaking pagkakamali ng mga magsasaka sa dose stage ng palay hanggang sa maturity stage. Doon tinalakay natin ang mga maling paraan ng pag-drainage o pagpapatubig ng palayan, maling paglalagay ng nitrogen fertilizer at iba pa. Kaya kung hindi mo pa napapanood ay pwede mong panoorin pagkatapos ng video na to. At ilalagay ko ito sa dulo nito. At dito nga sa video natin na to ay tatalakay naman natin kung ano ang nangyayari kapag tumumba ang palay mo at anong mga dapat gawin upang mabawasan ang pagkalugi at paano ito maiiwasan na mangyari ulit sa susunod na cropping. Kaya kung tumba ang palay mo at ayaw mong matumba ulit at malugi ka, mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm Channel at i-like mo na ang video na to para maraming mga magsasaka ang maabot. Lalong-lalo na yung mga tumumba rin yung kanilang palay, baka makatulong ang video na to. At i-comment mo na rin kung paano o ano ang ginagawa mo kapag tumumba ang palay mo o paano mo naiwasan na hindi tumumba ang palay mo. Tara, kung handa ka na, tara, simulan na natin. Unahin muna natin ang terminong lodging. Sa simpleng salita, ito ang pagtumba ng palay. Maaring bahagi ang nakasandal o lubos na nakahiga ang palay. Pero higit sa lahat, sa simpleng pagbagsak, ang lodging o ang lodging ay sintomas ng problema sa loob ng halaman. Kapag tumumba ang palay, naiipit ang stem, nahihirapan ang daloy ng nutrients at oxygen at humihinto ang photosynthesis. Parang tao na nasugatan sa likod habang nagbubuhat. Kahit gusto niyang tumayo, wala nang lakas ang kanyang mga buto. Kapag matagal itong nakadapa, nagkakaroon ng stress sa tangkay. Bumabagal ang pagdaloy ng pagkain at naiipon ang moisture sa paligid ng butil. At ano ang epekto? Mas mabagal ang pagpuno ng butil at mas madaling tamaan ang amag, discolorization at pagkabulok. Ayon sa IRE, ang lodging ay hindi lang epekto ng bagyo. Ito ay kombinasyon ng mahinang variety, sobra sa abono, hindi balancing nutrients at malambot na lupa. Kaya bago natin pag-uusapan ang solusyon, kailangan maintindihan muna natin kung anong stage ng palay ang pinaka-delikado kapag tumumba at kung gaano kalaki ang lugi nito. Hindi pari-pariho ang epekto ng pagkatumba sa bawat growth stage. Kaya dapat alam ng magsasaka kung kailan pa may pag-asa at kailan medyo delikado na. Kung tumumba sa flowering stage, ito ang pinakamapanganib na yugto. Bakit? Kasi sa stage na ito, nagbubuo pa lang ang pulin at butil ng palay. Kapag natumba, hindi makakagalaw ng maayos ang pulin. Kaya hindi na popollinate ng tama ang mga bulaklak. At ang resulta, maraming butil na hungo, walang laman o shriveled grains. Ayon sa Philrice, 50% hanggang 80% yield loss ang possible dito. Kahit bumangon pa ang tangkay, kung nabasa na at nasakal na sa putik ang mga bulaklak nito, hindi na matutuloy ang reproductive process. Tanong ng ibang mga magsasaka, ka-farmer, kung umaraw agad pagkatapos tumumba, makakabawi pa ba? Kahit maarawan, kung na-damage na ang pulin, hindi na mabubuo ang laman ng butil. Kaya sa stage na to, masakit mang aminin, malaki talaga ang posibleng lugi. Kung tumumba sa milking stage, ito naman ang pinaka-critical pero may pag-asa pa. Sa stage na to, may laman na kasi ang butil pero malambot pa.
parang gatas, kaya nga tinatawag itong milking stitch. Dito kapag tumumba ang palay at lumapat sa basa o sa putikan, madali itong maamag at mabulok ang mauhay. Ayon sa IRI, posibleng 30 hanggang 50% ang yield loss kung matagal na nakalubog sa putikan. Pero kung natuyo agad sa loob ng 2 hanggang 3 araw at umaaraw pa, may chance pa na mabuo ang laman kahit papaano. Tanong naman ng mga magsasaka, eh ka-farmer, paano kung nakaiga pero hindi nakalubog sa putikan? Kung hindi nalubog at naarawan, posibleng makapuno pa yan ng butil. Pero bababa ang uniformity at milling quality. Kung tumumba sa dose stage to maturity stage, ito naman ang least damaging pero may epekto sa kalidad. Kapag halos sinug na ang butil at tumumba dahil sa ulan, 10 to 20% yield loss lang karaniwan. Pero kapag matagal sa putikan o ulan, nabubugbog ang uhay, bumababa ang milling recovery at nagiging chalky, brownish o basag-basag ang butil. Kaya tips ng mga eksperto dito, kung nakikita mong umiitim na o nag-aamoy panis na ang uhay, sinyalis yan ng green deterioration. Kaya bago pa man umabot doon, agapan mo na kaagad ang pag-ani. Maraming mga nagtatanong, bakit parang mas madaling tumumba ang palay ngayon kaysa dati? At ano nga ba yung mga dahilan bakit tumutumba ang palay? Ayon sa mga agronomist ng Philrice, ito ang apat na pangunahing dahilan. Una, sobra sa nitrogen o sa urea. Kapag sobra kasi sa urea, lumalago nga ang palay pero nagninipis naman o humihina ang tangkay. Para itong taong malaki nga ang katawan pero mahina naman ang tuhod. Sabi ng Philrice, kung gumagamit ka ng 5 sako per hektar, bawasan mo ng 1 sako at siguraduhin may kasamang potassium. Ito ang nagpapatibay sa stem ng palay. Pangalawa, mahinang variety. Hindi lahat ng palay, pantay-pantay yung tibay nito sa pagkakatayo. Yung iba, mataas nga ang ani pero mahina naman pagdating sa hangin, mas mabilis tumamba. Mas mainam, gumamit tayo ng mga lodging resistance ng mga varieties tulad ng RC222, RC300, RC480 at RC506. Ayon sa International Rice Research Institute, 20% hanggang 30% mas matatag ang mga ito kumpara sa mga ordinaryong varieties ng palay. Number 3, malambot o palaging basang lupa. Kapag laging basa ang lupa, hindi lumalalim ang ugat. Kapag dumating ang bagyo, madaling matumba at bumigay ang tanim. Kaya siguraduhin natin na bago pa man umulan, dapat may panahon na napatuyuan natin o na semi-dry natin o yung tinatawag na alternate wetting and drying. Number 4, masikip na pagtatanim. Kapag siksikan kasi ang mga tanim na palay, humihina ang stem nito at nababawasan ang sikat ng araw sa ilalim. Kaya ang ideal dito kung halimbang transplanted siya ay 20 by 20 cm o 25 by 25 cm. At kapag sabog naman, hindi masyadong dikit-dikit yung mga butil ng palay. Kaya ang tip dito ay, sa tillering at panicle initiation stage, magdagdag ng moriat o putas. Ito ang bitamina ng tangkay na nagpapalakas laban doon sa pagkakatumba o lodging. Ano naman ang gagawin kung natumba na nga ang palay? Kung natumba na ang palay mo talaga, huwag agad sumuko. May mga hakbang para makabawi pa ng ani. Step 1, huwag agad galawin. Bigyan natin ng 2 hanggang 3 araw para makita kung aangat pa ba. Maraming kaso na bumabangon pa rin ang tangkay kapag maaraw. Step 2, i-drain agad ang tubig. Kapag tuloy-tuloy ang pagkakalubog, maagnas ang ugat ng palay at mabubulok yung mga butil nito. Kaya gumawa tayo ng drainage canal kung kinakailangan. Step number 3, ayusin ang mga kumpol. Pwede nating itali o pwede nating lagyan ng stick. Yung ibang ginagawa nila ay kinukumpol-kumpol nila, tinatalian. Ang pinaka-purpose nito ay upang maitayo ulit yung palay at hindi mabasa yung kanyang butil. Ito ay simple pero malaking tulong para magpatuloy yung photosynthesis. At least nakatayo pa rin siya.
At ginagawa na to matagal na panahon. Step number 4, agapan ang pagpaani. Kung nasa late milking to those stages na, mas mabuting maharvest ng maaga bago pa man masira yung mga butil ng palay. Kahit medyo basa, maaaring patuyuin sa solar dryer o sa drying pigment. Step number 5, ihiwalay ang mga nasirang mga butil ng palay para hindi madamay ang mga magagandang butil sa pagpapatuyo. Hindi natin ihahalo yung mga nabasa na palay doon sa mga gandang palay. Kaya tandaan natin, hindi porkit tumumba na yung palay natin, talo na agad tayo. Ang palay ay resilient. Basta tama ang response at mabilis ang action, may ani ka pa rin makukuha. Para hindi na maulit, tandaan natin ang apat na bagay na ito na dapat nating i-consider. Number 1, tamang variety. Gamitin ang RC480, RC160 o RC300. Ito ay mga variety na proven na sa lodging resistant. Number 2, balance fertilization. Gamitin ang kombinasyong urea plus complete fertilizer plus Moria to potas. Ang ideal ratio nito ay nasa 70:30:20 yung kanyang NPK per hectare. Number 3, water management. Pwede natin gamitin yung alternate wetting and drying. Dito ay may panahon ng palay na basang-basa, may panahon din itong natutuyo upang ang lupa ay mapanatili nating hindi masyadong malambot. Ayon sa IRI, ang alternate wetting and drying technique ay nakakatulong din. At number 4, timing ng abono. Hati-hatiin natin yung ating abono. Hatiin sa basal, sa tillering, hanggang sa panicle initiation. Iwasang sabay-sabay para hindi maging sobrang malambot ang tangkay. Mga ka-farmers, alam mo ba kung gaano kasakit makita ang palay na bumagsak? Pero tandaan mo, ang tunay na magsasaka ay hindi sumusuko. Bawat bagyo ay may dalang leksyon. Bawat pagkabigo ay may bagong paraan para umangat sa buhay. Hindi nasusukot ang galing lang magsasaka sa dami lang ng ani, kundi sa kakayahan itong matutong bumangon sa bawat pagkakadapa. Kung gusto mong malaman kung paano mapanatiling mataas ang kalidad ng bigas kahit nabasa o tinamaan ng ulan, abangan mo ang susunod nating video sa Post Harvest Secret. I-like mo na ang video na to, i-share mo na sa kapwa mo mga magsasaka at i-comment na kung anong stage dumapa ang palay mo, dahil bawat kwento mo ay nakakatulong sa iba upang palakasin ang bawat magsasaka. Kaya mula dito sa DDT Nature Farm Channel, tandaan natin, ang tunay na tagumpay ng magsasaka ay hindi lang nasusukat sa panahon na marami kang ani, kundi sa karunungan sa bawat pagdaan ng bagyo. Maraming salamat and happy farming. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!